inyo ngayon ang 7016. Actually guys, yung itong 7016 ay napakaraming saklaw na batas protection ng children. Kaya tinatawag na Act Providing Strongest Deterrence and Special Protection Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination. So, pag sinabing bata, ang age nito ay 18 years old below. Yun, bata yun. Yun ang legal age ng basihan sa atin dito sa Pilipinas. Yan. Kasi alam niyo kung bakit ko ito inuna. Alam niyo? Kasi maraming sumasablay dito na ano, lalo-lalo na yung mga nagpa-practice ng security profession. Ang alam nila ay manghuli lang manghuli. So, ayon sa hindi nila alam na malaki ang accountability. Take note, criminal liability. Pag bata ang nahuli nyo or na-apprehend nyo. Lalo na sa mga security practitioner, guys. Mag-ingat po kayo dito sa mga tinatawag na bibitawan yung salita sa pag-handle nito. Yung guys, by the way, kung hindi po ako abogado, isa po akong criminalistic. Pag sinabing criminalistic po, ay isa po akong nag-aral ng criminal law. So, natakil ko itong 7016. Ang sa akin lang ay masave kayo or tayo sa criminal liability. Mahirap kasi yung matwist. Imbis na ikaw ang magrereklamo, ikaw yung nirereklamo. Eh, di ba? Ang saklap. Yun, guys. Pag kayo ay naka-apprehend ng bata, mag-ingat po kayo sa mga bibitawan, sa action, sa bibitawan yung salita. Kasi may tinatawag yung batang trauma. Kapag tumatak sa isip niya yan at nag-proceed yung kaso at inireklamo kayo ng 7610, kailangan yung sagutin. Kailangan yung paliwanag sa court. Yun. Ito guys ha, unang-unang rules, kapag naka-apprehend ka ng bata, huwag pong ipusas. Huwag i-handcuff. Handcuff. Yun. Huwag. Bawal i-handcuff ang bata. Yun. At anuhin, bantayang maigi, baka saktan ang sarili niya o baka manakit. So, cornerin nyo at immediate, without delay, i-turn over sa nearest authority. Kung mayroong barangay dyan, malapit kayo, dali, pakuntayin nyo yung barangay. Or kung kaya naman i-control nyo, dali nyo sa barangay. Yun. Ngayon, kung wala, ay police, sa DSWD, sila na mag-endorse doon. At ito ang tinatawag sa mga batang nagkamali or nagkaroon ng violation sa batas. For example, nagnakaw ng hold up o kung ano-ano pang violation na nakasaal sa ating revised penal code. Wag nyo pong tawagin, wag po nating tawagin na kriminal or magnanakaw or robberers o kung ano mang yung na-commit niya. Ang tamang tawag po sa kanila ay children in conflict with the law. Yung po ang term sa tandaan, children in conflict with the law. Yun. Kasi medyo malalim yun. Siguro naman, pagbata nga yan, ay hindi yan matatanda ng bata. So, bahala na ang court niyan kung DSWD sa proseso niyan. Mahaba ho ang proseso niyan. Ililitis niyan in the age of 21 pa. 19, 20, 21. Depende sa kaso. Ayun po.
Yan po lang yung gusto kong i-emphasize, children in conflict with the law. Yun po ang tawag sa mga batang naka-violate ng revised penal code o special law. Yun po yun. Kaya ito, kung magsusupport kayo guys sa mga channel, piliin nyo naman yung may katuturan na channel tulad nito. Kasi yung iba, mimimi lang. Oo nga. Dito ang mission natin ay i-orient kayo sa criminal accountability. Ang mission ng ating channel. Kaya make sure ako na lahat ng video kong i-upload ay kahit one word may matututunan kayo. In the end, pag tumagal yan, madadami din yan. Yes. Kaya ini-invite kitang mag-subscribe and i-click ang bell button. So yan. Sa muli, ako nga pala si Pulisya ko. At nagsasabing, hindi lahat ng pulis ay nasa presinto. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you again in my next video. Ayan guys, thank you.